Sa tingin namin, hindi makatarungan ang desisyon ng Korte Suprema. Una, nasa ilalim kasi ng batas na pag-revoke ang stock distribution option, dapat wala nang other option kundi actual and distribution. Pangalawa, so, kung, so ang gusto mo, ibigay na lang yung lupa. Oh, kasi wala yun po yung stock distribution. Yun po kasi yung kaya naman nangyari doon sa pinag-usapan niyo nung araw na na dapat na bumoto ng 92%. Ano ba 'yon? Noong 1989 'yon, sinasabi na nagkaroon daw ng referendum at bumoto daw ay 92.9%. Pero noong 2003 kasi, nag-file yung mga manggagawang bukid ng petisyon para i-revoke ang stock distribution option sa Department of Agrarian Reform at ito ay naaprubahan ng Presidential Agrarian Reform Council. Si reporter ng gobyerno. Go ahead. Naging makatarungan ang desisyon ng Korte Suprema, unang-una sapagkat nakatalaga diyan lahat ng argumento at sinabi ng nakararaming ang hukom natin na naaayon sa saligang batas ang SDO. Anim sa mga magistrado ang nagsabi niyan sapagkat unang-una sa Section 4, Article 13 ng ating saligang batas nakalagay doon na pwedeng ang agrarian reform ay collective ownership or pagmamayari ng magsasaka sa pamamagitan ng corporate vehicle. At kinikilala yan. Kaya hindi lamang ang reforma sa lupa ay yung tinatawag na individual ownership, Senator, kundi collective ownership at nakasaad yan sa batas. At anim silang nagsabi niyan. Ngayon, isa pa, ang social justice provision natin, katarungan panlipunan, hindi para sa iisa, kundi katarungan para sa lahat. Dininggin at tiningnan ng Korte Suprema yung mga argumento at sinabi nila, kung mayroong kailangan proteksyong gawin para sa maliliit na magsasaka, mayroon din dapat sa may-ari ng lupa. Kasuman. Ayan, Senator. Alam niyo, hindi talaga makatarungan itong desisyon na ito at walang ibang makikinabang kundi si Pipingko Wangko at ang kanyang pamilya. Malinaw na malinaw po talaga kahit sa ating konstitusyon. Kaya nga itong programang ito ay tinawag na Revolutionary Agrarian Reform Program. Ang objective ay i-break yung social yung structures ng yung mga nagsasaka ng lupa ay habang buhay nagsasaka, pero never naging may-ari. Kaya sabi ng CARP, babaguhin natin ang sitwasyon na yan. Ang objective ng agrarian reform mula sa ating konstitusyon hanggang sa RA 6657 ay i-distribute ang mga lupa. Yun pong desisyon ng Supreme Court ngayon na papipiliin yung mga magkasaka. Una, ang tanong natin, anong klaseng pagpili? Kailan magiging informed choice? Naintindihan ba ng mga farmers kung ano ibig sabihin? No choice, correct, na pinapipili sa kanila. Yun po ang pinaproblema natin ngayon. Huwag natin sigurong husgahan ang katalunuhan ng ating mga kaibigang magsasaka. Unang-una, noong 1989, nandyan ang mga kinikilala nating mga pinuno ng ahensya ng Department of Agrarian Reform, si Popoy Wico, si Miriam Defensor Santiago. At sa dalawang referendum na naganap noon, una 93%, tapos naging 96%. Dito po, Senador, hindi lang referendum naman ang gagawin at sasabihin ko sinong manalo sa inyo. Dito, kahit isang magsasaka ang pipili ng lupa, ipagkakaloob ang lupa. Dahil kinikilala na ang magdidesisyon ng kinabukasan ng magsasaka ay siya mismo. Pagka ginawa yan, di mabubungi yan. Mabubungal yung lupa. Yun po yung mga mechanics na kinakailangan siguro maipakita natin sa mga kasamahan nating magsasaka upang malaman nila kung alin yung magandang pagpili nila. Yeah. Alatado kasing niilusot lang ang referendum or ang choice na ito eh. Kasi hindi naman na yung sinasabi ng Korte Suprema, kailangan magkaroon ng choice, quote and quote, kasi meron daw operative fact. Ang operative fact, sa pagkakaintindi ko, ini-invoke lang yan in extreme cases to prevent manifest injustice against doon sa isang partido sa kaso. Ito, ginamit ang operative fact, doctrine, para mabigyan ng balance daw na choice at makilala daw ang karapatan ng mga kuwangko. Where is justice there? Alam mo, dapat nating pagtiwalaan ang umiiral nating sistema. Nagdesisyon ng Korte Suprema, ginamit nila yung doktrina na yon, anim sa kanila ang nagsabi, tama yon. Ngayon, kung papairali natin ang isang katwiran na sinasalungat ng nakararami, parang sinasabi natin magbago tayo ng sistema at ang masusunod kung ano lang gusto natin. Tama ka. Dapat talaga ipatupad natin ang batas. Anong sinasabi ng batas? Ano ang sabi ng desisyon ng Supreme Court? Yung SDO ngayon ay revoked. Ina-affirm po nila ang desisyon ng Presidential Agrarian Reform Council na revoked ang SDO. Ano implikasyon nun? Simple lang po. I-cover ang lupa, ipamahagi sa magkasaka. Never pong naging option ang stock distribution. In fact, kahit sa current na batas natin ngayon, Republic Act 9700 o Harper, hindi po option ang stock distribution. Ibig sabihin, yung Supreme Court, kaya pinipilit na ipasok. Kaya sinasabi ko, walang ibang makikinabang. Yung sinasabi ninyo, lahat kayo kung nakukuha ko yung, yung sinasabi niyo, ibibigay yung lupa doon sa tao kung gusto niya yung lupa. Opo. Sinasabi niyo, wala yung option ng stocks. Mm-hmm. Sinasabi niyo. Eh, meron mga kumpanya dito, katulad ng Del Monte, mm-hmm, yung mga tao, may lupa na sila, mm-hmm,
naka-invest ngayon sa isang cooperative ng Del Monte Farms. Correct. Tama ba yan? Exactly. Pero ang lumabas ba doon, binigay muna yung lupa, yes, tapos ng korporasyon sila. Hindi ito, nauuna yung korporasyon, tapos bibigyan mo ng stocks, di ba? Hindi po. Ang nangyari po dito noong 1989, kaya nagkaroon ng ganyang HLI, bali ipinakita, ipinasok na magsasaka yung parting agricultural na lupang para sa kanila. Kaya nga nagkaroon sila ng 33.296%. Pero hindi pa sila may-ari noon. Pinamahagi sa kanila. In fact, isang sinasabi po ng Supreme Court, that's why sinasabi nila hindi valid yung SDO, spread over 30 years ang distribution ng stocks. Ibig sabihin, nadadilute ang karapatan kahit na tingnan natin sa perspective ng stocks. Pero ang sinasabi nga po natin, pag binasa natin yung Supreme Court decision, klaro doon, revoked, affirmed yung decision ng PARC na wala nang visa ang stock distribution. Therefore, anong basis in law to say na pwede pang mamili ng stocks? Wala. Tama po yun. Pag bang ang binasa mo, yung dissenting opinion. Pag binasa natin ang majority opinion, iba yung sinasabi. At ang majority opinion, sa katulad ng demokrasyang umiiral, kung sino yung nakararami na nagsabing ganito, itong susundin natin. Ganon din naman ginagalang natin ang sinasabi ng kaibigan natin si Attorney Jobert, na may mga magsasakang tumututol dyan, pero hindi pwedeng ipilit ng mga tumututol dun sa gusto ng nakakarami. Kaya nga ang sabi ng Korte Suprema, madinig nga natin talaga itong 6,296. Yung punto kasi dyan, na-declare na ng Presidential Agrarian Reform Council na revoke ang stock distribution option dahil sa mga kadahilanan, una doon, contrary to public policy. In-affirm yan ng Korte Suprema. Nung in-affirm ng Korte Suprema, bakit pa bibigyan mo ng choice ang isang magsasaka na manatili sa isang korporasyon na as early as 2007, sabi mismo ng HLI, hindi na siya functional. Ang stocks, ang value ng kanyang shares of stocks ay 1 peso per share. In 2007, hindi na siya nag-operate, how much is the value of the stocks ngayon? Nasa'yo, bumaba na yun. Bumaba na. Pangalawa, 33% lang pa rin yung magiging voting power ng mga magsasaka dyan sa korporasyon. Hindi naman na-restructure yung corporation. Dapat ayusin mo na yung korporasyon na yan. Bigyan mo ng majority shares yung mga magsasaka para masunod yung sinasabi ng desisyon ng Korte Suprema, kahit sabihin natin na collective ownership yan. Kasi doon sa corporation, hindi naman nagmamay-ari yung mga magsasaka doon sa corporation. It's the stockholder at under sila sa control ng majority na kuha ko pa rin. Kaya nga malaya na pakinggan at sabihin natin yung mga sinasabi ng mga iilan doon sa nakararami. Pero sa at the end of the day, sa huling araw, ang sasabihin pa rin natin, magpasya ka. Sapagkat kung sasabihin mo naman ay hindi ka marunong magpasya, parang sasabihin natin, hindi natin ginagalang yung dignidad at katalinuhan ng magsasaka. Nilinawin ko lang. Agree ba kayo doon sa sinasabi ni Tony Ligon na pagka nagkaroon kayo ng option o itong lupang ito, akin na lang ito, ayoko sumali dyan. Ang sinasabi, no po, kasi sinasabi po natin, sundin po natin yung proseso ng batas. Yung batas po kasi, iko-cover yung buong lupa. Yung mga magsasakang ayaw maging beneficiary, pwedeng mag-waive. Pero iko-cover muna yung buong lupa para ibigay mo sa mga ibang qualified beneficiary. Yun ang instructions bilang epekto ng cancellation ng SDO. Ginagalang po yung opinion ni Congresswoman at siya'y mababatas. Pero ang dinidinig po nating bagay, merong nagdesisyon na sangay ng hudikatura. Sa ating sangay ng pamahalaan, tatlo yan. Nando sa kamay ngayon ng hudikatura, igalang natin. Pagamat siya'y mababatas. Bago tayo magbabalikan natin yan. Tuloy natin ang mainit na bahay ng opinion. Magbabalik po ang duelo. Sandali lang po. Ngayong Biyernes, ang para lang walang silid aklatan, pangako nina Ariel at Maverick, kanilang tutulungan. Walang library nga dito. Pakala nila Piolo Pascual, parang sila na pinagkakaguluan. I always wanted to be beautiful. Mapayat po ako sobra. Tapos, dahil ang payat ka, akala mo bangit ka. Biyernes! Alternative medicine, ibig sabihin alternatibo. Ibig sabihin hindi to common, di ba? Bayabas! Kung merong dahon ng bayabas, ngangat-ngatin mo, tapos pag may sugat, tapal. Kung merong issue, may pag-aawayan, may pagtatalunan, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Kailangan tayuan mo at panindigan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi, pagkatapos ng Kalibre 41 sa Aksyon TV. Ang news headquarters ng Pilipinas. At wala na pong ekek, nagbabalik ang duelo. Banat na. Sige. Okay po.
ang gusto po natin i-clarify, no? Kapag pinag-usapan po natin ang agrarian reform, ang idea po ay i-cover muna yung buong lupain ng DAR at i-distribute sa mga qualified in beneficiaries. In other words, sinasabi, ibigay muna sa may-ari ng lupa. Oo. Ibigay muna sa magkasaka. Tapos palitan niyo ng shares kung gusto ko kung sa gusto magkasaka. Kung gusto na magkasaka. Yan ang nila. Well, yan po yung isang opinion na pinapalagay nila. Subalit, sabi nga ng nakararami sa Korte Suprema, hindi ganon ang agrarian reform. Sapagkat unang-una, tinignan ng kasaysayan ng agrarian reform. Kung tatandaan natin, at hindi ko naman sinasabing si Tita Corey napakagaling, kung hindi kay dating Pangulong Corazon Aquino, hindi pag-uusapan ng Senda Luisita. Pagkat panahon ni Ramon Magsaysay, hanggang kay Marcos, alam niyo yan, Senator Gordon, ang land reform natin, rice and corn. Sabi ni Tita Corey, i-cover niyo ang Senda Luisita, isama. Nagkaroon ng comprehensive agrarian reform. Sino ang gumawa ng batas? Luisita, pati Negros. Lahat. At sino ang gumawa ng batas? Ang Kongreso. Now, ang Pangulo, hindi siya ang Kongreso. Ngayon, ang Kongreso naggumawa ng Republic Act 6657, sinabi nila, isasama namin sa Section 31 ang stock distribution option. Kaya nakarating tayo sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema ngayon ang nag-interpreta kung yan ay constitutional o hindi. Nagkataon ang ating Chief Justice, ginagalang natin, sinabi niya, unconstitutional. Pero nakararaming membro ng magistrado nagsabi, this is constitutional in line with Section 4, Article 13. Pero ang sinasabi na rin kasi ngayon ng Korte Suprema, yung Section 31 na nagbibigay ng stocks instead of land, ay wala na ngayon. Sinabi rin na doon sa opinion. Oo, nakataka kami. Saan siya tutungtong ngayon? Yan mismo ang magiging subject ng appeal ng Department of Agrarian Reform na kinikinala namin. Pero ito yung mismo, abogado rin po kayo, Senator, ito mismo yung word na ginamit ng majority opinion. That's a palpable error committed by the public respondent in interpreting na yung 2 years eh tapos na. Hindi, yung sinasabi kasi doon, sinasabi ng Korte Suprema, kaya may choice daw, kailangan pumili ang mga magsasaka dahil sa operative fact. In fact, pag tinignan po natin ang desisyon, sinabi ng Korte Suprema para mapasok lang doktrina ng operative fact, yung stock distribution option agreement ay hindi na na-revoke. Sinasabi ba nating hindi malaya ang pagdedesisyon ng kataas-taasang hukuman? Ano ngayon ang sasabihin natin? Dati, pinupulaan natin ang kataas-taasang hukuman na karamihan ng mga nandyan. So dati, palagay ko, pagtiwalaan natin. Yung doctrine ng operative fact, yun ang interpretasyon nila, sinabi nila, applicable dito. Nagkataon, may dissenting opinion, oo. Pero ang masusunod pa rin, yung nakararaming magistrado. Senator, klaruhin natin yung facts, ha? Pag binasa po natin ang desisyon, mga kaibigan, ang nakalagay po doon ay revoked ang SDO. Ngayon, kahit po sino ordinaryong tao, pag sinabi natin wala ng SDO, ano po ang next? Pupunta tayo ngayon sa batas. Pag tinignan po natin yung batas, ano po ang nakalagay? Sakupin ang DAR, ang lupain, buong lupain, ipamahagi sa mga qualified beneficiaries. Yung mga magkasaka na ayaw maging beneficiary, meron po siyang kalayaang mamili. Pero ang nakalagay sa batas, yun na lang po ang tutungtungan natin eh, dahil nga kinasa so, na SDO. Ang proseso sinasabi nila, Tony, if I may, ibigay muna yung lupa nga sa magsasaka. At pagkatapos, magkaroon sila ng choice. O gusto namin sumali dyan. Tama, Senator. Walang masama doon. Kaya nga ang sasabihin ngayon ng sa pamamagitan Department of Agrarian Reform, pag-uutos ng Korte Suprema, tanungin nyo yung magsasaka. Pag sinabi ng magsasaka, lupa gusto ko, ibibigay sa kanila. Pero ipamahagi nyo muna. Mapalikan ko lang yung sinabing basahin yung decision, Senator. Niliwanag ng majority opinion, ang nire-revoke dyan is the stock distribution plan, not the SDO. Dalawang bagay po yun. Kaya nga kami nagtataka eh. Kaya nga po nire-revoke yung stock distribution plan. Which is the plan, basis. Okay. Yung plano mismo, nire-revoke nila. Hindi sila bilib din sa proseso. Oh. Dapat ibigay na muna yung lupa at saka pagbigay kayo ng stock distribution plan na bago at bibigay nila yun. Kaya nga po ang official na paliwanag namin dyan ay welcome sapagkat dito nakasalalay ang pagdedesisyon nasa magsasaka mismo, na legitimate. Kaya nga sabi ko kay Jobert, yung mga kasamahan natin, kaibigan natin nagre-reklamo, ilagay mo yung listahan kung kasama talaga sa legitimate farm workers. At nagkaroon na rin ng order during the proseso, nandiyan tayo pareho, no? Nag-submit kami ng mga legitimate farm workers at kung matatandaan ko, mawalang galang na, hindi kayo nakapag-submit nung inyong membro. Sandali, no? ito dalawang tanong ko dyan. Unang ganun, sinabi doon sa Korte Suprema, papiliin nyo. Hindi referendum. Papiliin nyo. Kung revoke yung SDO, ba't pinapapili pa sila? Yun na nga ang ating problema. Senator, ulitin ko pumali. Sinabi ng majority opinion, hindi yung SDO ang nire-revoke sapagkat in line yan with Section 4 of Article 13 of the Constitution. Constitutional yan sa majority. Yung nire-revoke, yung plan. Sapagkat yung plan,
At ito, medyo masalimuot na usapin, ang pagbibigay ng shares of stock, sabi ng Korte Suprema, hindi dapat sa 30-year period. Bakit naman ganon? Kasi po, ang Hacienda Luisita, walang tillers o yung tinatawag nating tenant. Kasi ang mga nandyan, maggagawa. Kaya binigyan ng hustisya yung kahit isang oras ka lang magtrabaho, magkakaroon ka ng shares of stock sa pagkilala mo sa pagtatrabaho doon. Hindi po ito yung sa land reform na nakatanikala ang iyong paa sa pagsasaka at dapat maging lupa ay sa'yo. Hindi ganun.